Sa video na ito ay pag-aaralan ang wika, kahulugan, at mga katangian nito. Layunin. Una, natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Pangalawa, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan. Pangatlo, nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa ng mga konseptong pangwika. Ano ang wika? Ito ay ginagamit na may sistema at binubuo ng mga tunog o mga letra para maihayag ang gustong sabihin. Ayon kay Webster, ang wika ay isang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao gamit ang pagsulat o pasalitang simbolo. Ayon naman kay Hill, ito ay ang pangunahin at pinaka-elaborate na anyo ng simbolikong gawaing pantao. Sinabi naman ni na Emmert at Donaghy, ang wika ay isang sistema ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog o kaya ay mga pasulat na letra na inuugnay natin sa mga kahulugang nais nating ipahatid sa ibang tao. Sa lingwistikong paliwanag naman, ni na Bloch at Frager, tinatawag na wika ang sistema ng arbitraryong pagpapakahulugan sa tunog, simbolo, kodipikadong paraan ng pagsulat at sa pahiwatig ng galaw o kilos ng tao sa komunikasyon. Ano naman ang mga katangian ng wika? Una, ito ay masistemang balangkas. Ito ay ang pagkakaroon ng katanggap-tanggap na sistema ng pagsulat. Magandang halimbawa nito ay ang ortograpiyang Filipino. Narito ang makabagong alpabetong Filipino, tamang spelling sa mga salita, balarila, at marami pang iba. Nagpapatunay rin nito ay ang sistema sa pag-aaral ng lingwistika. Fonolohiya, ito ay ang pag-aaral ng mga tunog. Ang morfolohiya ay ang pagbuo ng mga salita. Syntax, ito ay pagbuo ng mga pangungusap. At ang semantics ay ang kahulugan ng isang pahayag. Mapapansin na pinag-aaralan ang wika mula sa pinakamaliit na aspeto, mga tunog, hanggang sa malawak na aspeto, ang kahulugan ng mga pahayag. Pangalawa, ang wika ay sinasalitang tunog. Ito ay tumutukoy sa ponema. Ang lahat ng letra ay may kaakibat na tunog para makabuo ng salita. Pag pinagsama-sama itong tunog, ay makakabuo ng mga salita o wika. Pangatlo, pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo. Ang mga salita ay pinagkasunduan ng mga taong gumagamit ng wika sa kapasyahang sang-ayon sa referensya ng grupo. Halimbawa, ang pagpapakahulugan natin sa salitang salvage ay pagpatay. Pero sa English na kahulugan nito, ang salvage ay pagsagip. Ang kahulugan ng isang salita ay depende sa napagkasunduan ng isang grupo. Huli ay nakaugnay sa kultura. Ang wika ay kaluluwa ng isang bansa. Ang pag-aaral ng wika ay pag-aaral ng kultura ng mga taong gumagamit ng wikang iyon. Nakaugnay ang wika at ang paraan ng pagsulat sa kultura. Halimbawa nito ay ang baybayin. May kaakibat na kahulugan ang bawat baybay nito. Ang salitang bathala ay nakasulat sa ganitong paraan sa baybayin. Mula sa librong Baybayin at iba pa, mga pag-aaral at pagpapayaman ng kulturang Pilipino, ang ba ay tumutukoy sa babae, ang la ay lalaki, at ang ha ay katulad ng ibon, alon, o hangin na sumisimbolo ng diwa. Kaya si bathala ay hindi babae o lalaki. Kaya, ayon kay Henry Gleason, ang wika ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog
na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo para magamit ng mga taong may isang kultura. Ngayon ay nalaman na ninyo ang iba't ibang kahulugan ng wika at mga katangian nito. Sa video na ito, pag-aaralan ang iba pang mga konseptong pangwika na mahalaga ninyong malaman. Ang mga konseptong pangwika na pag-aaralan ngayon ay ang wikang pambansa, wikang opisyal, wikang panturo, bilingualismo, multilingualismo, unang wika, at ikalawang wika. Layunin. Una, natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Pangalawa, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan. Pangatlo, nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa ng mga konseptong pangwika. Ano ba ang pambansang wika? Ang wikang pambansa ay ang natatanging wika na representasyon ng isang bansa. At ito ay may koneksyon sa lahat ng wikang umiiral sa bansa. Ang pagkakaroon nito ay ang pagnanais na gustong magkaunawaan ng damdamin at pagkakaisa ng mga tao na may iba-ibang unang wika. Kinakailangan na lingua franca ang wikang pambansa. Ayon sa Saligang Batas ng 1987, sa Artikulo 14, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito dapat ay pagyabungin at pagyamanin salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. Ano naman ang wikang opisyal? Ang wikang opisyal ay itinadhana ng batas para sa wikang gagamitin sa komunikasyon. Ayon uli sa Saligang Batas ng 1987 sa Artikulo 14, Section 7, ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinatadhana ang batas, Ingles. At ang mga regional na wika sa bansa ay magiging pantulong. Ano naman ang wikang panturo? Ito ay ang wikang ginagamit sa pagtuturo at pag-aaral sa loob ng paaralan. Ayon sa Bilingual Education Policy noong 1987, ay Filipino at English ang magiging wika na gagamitin sa pagtuturo. Halimbawa nito, Filipino ang gagamitin na wika para sa mga subject na Filipino, edukasyon sa pagpapakatao, at araling panlipunan. English naman ang gagamitin na wika para sa mga subject na English, math, science, physical education, at MAPE. Ayon naman sa Mother Tongue-Based Multilingual Education noong 2009, nagbibigay din ito sa paggamit ng mga regional o katutubong wika bilang unang wika ng mga estudyante na magiging wikang panturo sa edukasyon. Ano naman ang bilingualismo? Ang bilingualismo ay tungkol sa kakayahan ng isang tao na magsalita ng dalawang wika. Ayon kay Lori, isang speech-language pathologist, nakita sa resulta ng pananaliksik na ang mga bilingual ay kadalasang mas malikhain at nagpapakita ng galing sa pagpaplano at paglutas ng mga kompleks na problema kaysa sa mga batang iisang wika lang ang kayang salitain. Ang pagiging bilingual ay nakakabawas din ng pagkakasakit na may kinalaman sa katandaan. Ang pinakalayunin ng Bilingual Education Policy, una, maging mahusay ang mga estudyante sa dalawang wika. Pangalawa, mapaunlad ang wikang Filipino. Pangatlo, ay maging wikang literacy at magamit sa elaborasyon at intelektualisasyon ang Filipino. At huli, mapanatili ang English bilang international na wika at maging wika ng science and technology. Ano naman ang multilingualismo? Ang multilingualismo ay tungkol sa kakayahan ng isang tao na makaunawa at makapagsalita ng iba't ibang wika. Binubuo ng tatlong bahagi ng rasyonal na sumusuporta sa Mother Tongue-Based Multilingual Education sa lahat ng antas. Una,
napapataas ang kalidad ng edukasyon na nakabatay sa kaalaman at karanasan ng mga estudyante at guro. Pangalawa, ito ay promosyon sa pagkakapantay-pantay sa lipunan na iba-iba ang wika. At huli, ito ay pagpapalakas ng multikultural na edukasyon. Mula naman sa DepEd Order 16, Series of 2012 na Guidelines on the Implementation of the MTB, MLE ay may mga layunin na: una, pagpapaunlad ng wika para sa matatag na edukasyon at pagkatuto. Pangalawa, ang pag-unlad ng higher order thinking skills. Pangatlo, ay ang akademikong pag-unlad na maghahanda sa mga estudyante na galingan ng pagkatuto sa iba't ibang disiplina. At huli, ay pag-unlad ng kamalayang sosyo-kultural ng pagpapayabong sa pagpapahalaga at pagmamalaki ng mga estudyante sa kanilang pinagmulan. Ano naman ang unang wika? Ang unang wika o katutubong wika o tinatawag ding first language ay ang wikang natututuhan at ginagamit ng isang tao simula ng pagkapanganak hanggang kasalukuyan. Nagagamit at nauunawaan ito ng mabisa. Mula sa artikulong The Native Speaker, An Achievable Model, na inilathala sa Asian EFL Journal, ito ay nagbigay ng mga gabay para malaman kung ang isang tao ay gumagamit ng kanyang unang wika. Una, natutuhan niya ito noong bata pa siya. Pangalawa, may kakayahan itong makabuo ng mataas na diskurso. Pangatlo, may puntong dialektal sa unang wika. Ano naman ang ikalawang wika? Ang ikalawang wika ay ang wikang natutuhan ng isang tao labas pa sa una niyang wika. Mula sa teoryang second language acquisition, ang acquiring o likas o natural ay isang natural na proseso habang ang learning o pagkatuto ay may kinalaman sa sadyang pinag-aralan ang wika. At ito ang mga importanteng konseptong pangwika na napag-aralan ninyo ngayon. Sa video na ito, pag-aaralan ang lingwistiko at multikultural na komunidad. Layunin. Una, natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Pangalawa, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw at mga karanasan. Pangatlo, nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa ng mga konseptong pangwika. Ano ang lingwistikong komunidad? Ito ay tumutukoy sa grupo ng mga taong gumagamit sa iisang uri o homogeneous na variety ng mga salita at nagkakaunawaan sila sa paggamit nito. Ang mga salitang ginagamit ay napagkasunduan at nauunawaan ng mga kabilang sa grupo. Ano ang mga halimbawa ng homogeneous? Una, sektor. Ito ay ang mga union o mga samahan ng mga manggagawa. Pangalawa, grupong formal. Halimbawa nito ay ang mga grupo sa loob ng simbahan, eskwelahan o gobyerno. Pangatlo, grupong informal. Halimbawa nito ay ang magkakaibigan o magkakabarkada. Ano naman ang multikultural na komunidad? Ang ibig sabihin ng multi ay marami. Kaya ang multikultural ay ang pagkakaiba-iba ng kultura ng mga tao na nasa isang komunidad. Nagiging iba-iba o marami ang mga wika dahil sa multikultural na pinagmulan o tinatawag na heterogeneous. Ang mga salitang ginagamit dito ay ang lingua franca dahil sa iba-iba ang mga wika nila. Ano-ano naman ang halimbawa ng heterogeneous?
Una, international. Halimbawa niyan ay ang UNICEF, at UN. Pangalawa, regional. Ang halimbawa naman ito ay ang European Union at ang ASEAN. Pangatlo ay ang pambansa. Halimbawa nito ay iyong mga etnolingwistikong grupo. At ang huli ay ang organisasyonal. Halimbawa niyan ay ang Microsoft, Google, Nestle. At ito ang mga konseptong pangwika na lingwistikong komunidad at multikultural na komunidad. Sa video na ito ay pag-aaralan naman ang variety ng wika. Layunin. Una, natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Pangalawa, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan. Pangatlo, nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa ng mga konseptong pangwika. Ano ang variety ng wika? Ito ay ang pagkakaiba-iba ng mga salita depende sa paggamit nito at nahahati ito sa limang kategorya. Una, dialekto. Ito ay depende sa dimensyong heograpikal. Ang wikang ginagamit ay nasa isang partikular na lugar. Malalaman na ang pagkakaiba ng mga wika dahil sa accent, istruktura at tono nito. Halimbawa nito, ano ang magandang umaga sa ibang wika? Sa Filipino, magandang umaga. Sa Bisaya, maayong buntag. Sa Itawis naman, napiyanga mataro. Pangalawa ay sosyolek. Ito ay depende sa dimensyong sosyal. Depende ito sa grupo kinabibilangan sa isang komunidad. Ang mga halimbawa nito ay gay linggo. Award! Gusto ko i-tetch! Sunod, salitang balbal. Mayosi ka ba dyan? O code switching. What are you doing? Tara na! Pangatlo ay ang idiolek. Ito ay ang pagkakaroon ng kakaibang paraan ng pagsasalita. Napapansin dito ang quality ng boses ng nagsasalita. Halimbawa niyan ay si Mike Enriquez. Dahan-dahan ang binubuksan ang lahat sa ilalim ng tinatawag na new normal. One meter distance po, makita natin sa kapwa mananakay. Pero unti-unti ring bumabalik ang mga lumang isyong pasakit pa rin, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino.
Dahil walang masaksihan, 200 plus mamatay. Ako si Mike Enriquez, ito ang COVID-19 Special Investigative Report. Vice Ganda? Kasi dati sabi nila kasi nakakatawa daw ako. Ngayon na realize, hindi, it's not about the talent, it's really about the face. Pero maraming salamat sa energy nyo. I-maintain natin yan hanggang mamaya magtapos tayo. Pero ngayon may sisimulan tayong bago. At Manny Pacquiao. Masakit lang isipin, Mr. President, na ang programa na para sa mga mahihirap, tapos may mga tao na kumokontra. Hindi ko maintindihan yung mindset ng mga politiko dito sa Pilipinas, Mr. President. Kasi pag maganda yung ginagawa para sa mga mahihirap, dahil kalaban ka, kukontrahin ka. Pang-apat ay ang pidgin. Ito ay ang bagong wika na nalilikha dahil ang mga taong nagsasalita ay walang karaniwang wika na magamit. Ito ay walang formal na istruktura at ang mga ganitong uri ay madalas na tinatawag ding makeshift language. Halimbawa nito ay ang mga inchik na nagpi-Filipino. Suki, ikaw bili akin. Igay ako discount. At ang huli ay ang kriol. Ito ay nanggaling mula sa pidgin na kalaunan ay na-develop. Halimbawa nito ay ang Chavacano. Ito ay base sa Espanyol na wika. Pakinggan ang kantang ito ng Matilda na Porque. Porque contigo yo escogí. At iyan ang variety ng wika. Sa video na ito ay pag-aaralan naman ang antas ng wika. Layunin. Una, natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Pangalawa, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw at mga karanasan. Pangatlo, nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa ng mga konseptong pangwika. Sa pag-aaral ng wika, kinategorya rin ito sa aspeto ng antas. Ano-ano nga ba ang antas ng wika? Nahahati ito sa dalawa. Ito ay ang formal na wika at informal na wika. Unahin natin ang formal na wika. Ito ay may sinusunod na standard sa wika. Masasabing formal ang wika kung ito ay makikita sa diksyonaryo at ginagamit ito sa pagsulat ng mga akademikong sulatin. May dalawang uri ng formal na wika. Una, ito ay ang pambansa. Ang pambansa ay mga salitang makikita sa libro at may tamang balarila. Halimbawa ng mga salitang ito ay kabataan, maganda, kalsada, at marami pang iba. Ang pangalawa naman ay ang pampanitikan. Ang pampanitikang wika ay madalas na makikita sa mga akda. Kadalasan na ito ay mga idioma at tayutay. Halimbawa nito, maitim ang budhi. Ang ibig sabihin ay masama. Ang puso mo ay bato, na ang ibig sabihin ay hindi nakikitaan ng emosyon sa isang bagay. Sunod naman ay ang informal na wika. Ito ay ang mga salitang madalas nating sinasalita sa pang-araw-araw. At ito ay may tatlong uri. Una ay ang laluwiganin. Halimbawa nito ay ang mga dialekto. Bisaya, Ilocano, Bicolano at marami pang ibang regional na wika dito sa Pilipinas.
Pangalawa ay ang kolokyal. Ito ay ang pagpapaikli ng mga salita. Halimbawa nito ay ang pagpapaikli ng bakit na nagiging bat, mayroon na nagiging meron. At ang huli ay ang balbal. Ito ay mga salitang kanto o tinatawag din sa Ingles na slang. Ito rin ay ang pinakamababang antas ng wika. Halimbawa nito ay ang sigarilyo para sa Yossi, mismo para sa Omsim. At ngayon ay napag-aralan na ninyo ang antas ng wika. Sa video na ito, pag-aaralan ang mga gamit ng wika sa lipunan. Mga layunin. Una, nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan. Pangalawa, napapaliwanag ang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng halimbawa. At huli, nakapagsasaliksik ng mga halimbawang sitwasyon na nagpapakita ng gamit ng wika sa lipunan. Wika bilang instrumento. Ito ay tungkulin ng wika na natutugunan ang pangangailangan. Katulad ng pagpapahayag ng damdamin, panghihikayat, pag-uutos, pagtuturo, at pagkatuto. Sa Speech Act Theory ni John L. Austin ay gumagamit ng wika para direkta o hindi direktang pakilusin ang kausap batay sa mensahe. Halimbawa nito, una ay loksyonaryo. Ito ay ang literal na kahulugan ng pahayag. Halimbawa, tama na, ibig sabihin ay literal na tama na o tumigil na. Pangalawa ay ang iloksyonaryo. Ito ay ang kahulugan ng mensahe na depende sa kontekstong pinagmumulan ng nakikinig at tumatanggap nito. Halimbawa, tama na ay pwedeng mga hulugan na tumigil na o totoo. At huli ay ang perloksyonaryo. Ito ay ginawa o nangyari matapos mapakinggan ang mensahe. Halimbawa, tama na ay pwedeng manghulugan na tumigil na sa ginagawa. Wika bilang regulatorio. Ito ay tungkulin ng wika sa pagkontrol o paggabay sa kilos ng ibang tao. Halimbawa nito ay pagbibigay ng paalala, babala, o direksyon. Maaaring ito ay batas na pasulat o pasalita o tradisyon. Wika bilang interaksyonal. Ito ay tungkulin ng wika bilang pagtatatag ng relasyong sosyal sa ibang tao, pamilya, kaibigan, o kakilala. Halimbawa nito ay ang pulmularyong panlipunan. Iba pang halimbawa nito sa cyberspace ay ang email, group chat, o online store. Wika bilang imahinatibo. Tungkulin ng wika na ginagamit sa pagpapahayag sa malikhaing paraan. Maaaring gumamit ng idioma, tayutay, o simbolo. Makikita ang malikhaing pagsulat sa tula, nobela, maikling kwento, o awit, at marami pang iba. Wika bilang personal. Ito ay tungkulin ng wikang ginagamit sa pagpapahayag ng opinyon o damdamin, pasulat man o pasalita. Halimbawa nito ay ang mga liham, formal o informal man. Nakapagpapahayag din ng damdamin ang pagsiselfie na ginagawa ng karamihan. Wika bilang yuristiko. Ito ay tungkulin ng wika na pagtanong at pagsagot o pag-eeksperimento. Halimbawa nito ay ang mga survey sa pananaliksik, interview, pag-oobserba sa mga tao o sa pangyayari. Ito ay pagkuha ng kaalaman at natututo sa proseso ng pagtuklas sa paligid. Wika bilang representatibo. Ito ay tungkulin ng wika na pagpapaliwanag ng datos, impormasyon o mga natuklasan o natutuhan. Dito nakikita ang galing sa paggamit ng modelo,
teknolohiya, mapa, o larawan para makita ang nais na ilahad. At ito ang gamit ng wika na instrumento, regulatorio, interaksyonal, imahinatibo, personal, yuristiko, at representatibo. Sa video na ito, pag-aaralan ang kasaysayan ng wikang pambansa. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga pinagdaanang pangyayari o kaganapan tungo sa pagkabuo at pag-unlad ng wikang pambansa. Pangalawa, nakapagbibigay ng opinyon o pananaw kaugnay sa mga napakinggan o nabasang pagtatalakay sa wikang pambansa. Pangatlo, nakasusulat ng sanaysay na tumatalunton sa isang partikular na yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa. Kauna-unahang pagkilala sa Tagalog sa saligang batas ng Biyak na Bato noong November 1, 1897. Ginawa itong opisyal na wika ng bagong tatag ng pamahalaang rebolusyonaryo. Artikulo 8, ang wikang Tagalog ay siyang magiging opisyal na wika ng Republika. Ito ay bunga ng masidhing pagkakaisang damdamin ng mga mamamayan dahil sa mga akdang na isulat sa Tagalog sa panahon ng propaganda. Noong 1901, ipinatupad ng Philippine Commission ang batas bilang 74 na nag-uutos sa paggamit ng Ingles bilang wikang panturo o medium ng pagtuturo sa lahat ng paaralan. Noong 1931, ipinairal ang batas Commonwealth bilang 577 na nagtatagubilin sa paggamit ng mga wikang vernacular bilang wikang pantulong sa pagtuturo sa buong kapuluan sa buong taong aralan 1932 hanggang 1933. Sa saligang batas ng 1935, Artikulo 14, Section 3, na pormal na nag-aatas sa Kongreso na gumawa ng kinakailangang mga hakbang hinggil sa pagkakaroon ng wikang pambansa na ibabatay sa isa sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. Noong October 7, 1936, Batas Commonwealth bilang 184 sa pangungunan ng puno ng Committee on Style sa Kongreso ni Kagalang-galang Norberto L. Romualdez na nagbigay daan para maitatag ang surian ng wikang pambansa. Surian ng wikang pambansa, magsagawa ng mga pag-aaral hinggil sa mga umiiral na katutubong wika sa Pilipinas at mula doon ay pumili ng magiging batayan ng wikang pambansa. Ginamit na batayan ng Lupon sa pagpili na magiging batayan ng wikang pambansa ang mga sumusunod na kriteriya. Una, ginagamit ng nakararaming Filipino na siyang wika ng Maynila na sentro ng kalakalan. Pangalawa, ginagamit sa pagsulat ng pinakadakilang panitikan ng lahi. Pangatlo, may pinakamaunlad na balangkas, mayamang mekanismo at madaling matutuhan ng mga Filipino. At huli, maraming salita na may pinakamalapit na hawik sa iba pang mga wika. Nobyembre 9, 1937, na nagsasabing wikang Tagalog ang nakatugon sa lahat ng pamantayang inilatag ng Lupon. Abril 1, 1940, kautusan tagapagpaganap bilang 263, pagpapalimbag ng diksyonaryong Tagalog-Ingles at ng balarila ng wikang pambansa ni Lope K. Santos. Kautusan pangkagawaran bilang isa, sinasabi na sinimulang ituro ang wikang pambansa sa ika-apat na taon sa mataas sa paaralan at sa ikalawang taon sa mga paaralang normal. 1941 hanggang 1945, unti-unting naitanghal bilang wikang pambansa ang Tagalog sa bisa ng Military Order bilang 2 noong Pebrero 17, 1942. Iniutos din na ang opisyal na mga wika sa Pilipinas ay Tagalog at Nihongo. Nakasaad sa Laurel Constitution sa Ligang Batas ng 1943 sa Artikulo 9, Section 2, nagkaroon ng malawakang pagpapalaganap ng Filipinismo at ideolehiyang Hapones, partikular na sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Laurel. Ang kautusang tagapagpaganap bilang 10, nag-aatas sa pagtuturo ng wikang Tagalog sa lahat ng mga paaralan maging sa mga kolehiyo at universidad. Hulyo 4, 1946, Batas Commonwealth bilang 570, Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa
at ito pa rin ang idineklarang opisyal na wika ng bansa. Pebrero 1956, ito ay ang pagre-revisa sa salin ng Panatang Makabayan, maging ang pagtuturo at pagpapaawit sa lupang hinirang sa mga paaralan. Agosto 13, 1959, kautusan pang kagawaran bilang 7, sinimulang tawaging Pilipino sa pangunguna ni Jose Romero na dating kalihim ng kagawaran ng edukasyon sa paniniwalang mas magiging katanggap-tanggap ang wikang pambansa sa bago nitong pangalan. October 24, 1967, ilagdaan ni Marcos ang kautusang tagapagpaganap bilang 96, ang pagsasa Filipino ng pangalan ng lahat ng gusali at mga tanggapan ng pamahalaan, letterheads, at panunumpa sa tungkulin ng mga kawani ng pamahalaan. Kautusan tagapagpaganap bilang 187, naguutos na gamitin sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan, at iba pang sangay ng pamahalaan na gamitin ng Filipino sa mga opisyal na komunikasyon, transaksyon, at korespondensya. Agosto 17, 1970, Memorandum Circular 384, nagsasaad na lahat ng korporasyong kontrolado at pagmamay-ari ng pamahalaan na tangkilikin ang wikang pambansa. Saligang Batas 1973, Artikulo 15, Section 3, Talata 2, ang pambansang asembleya ay dapat gumawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na adopsyon ng panlahat na wikang pambansang tatawaging Filipino. 1970, Resolusyon bilang 70, naguutos na wikang panturo ang Pilipino sa antas elementarya. Nang taong din iyon, nagsasabing ang Ingles at Filipino ay isasama sa kurikulum mula sa unang baitang sa mababang paaralan hanggang sa kolehiyo. Hulyo 21, 1978, kautusan pang Ministry bilang 22, naguutos ng pagkakaroon ng 6 na unit ng Filipino sa lahat ng kurso sa antas tersyarya at 12 unit ng Filipino sa mga kursong pang-edukasyon. Sa Saligang Batas 1987, Artikulo 14, Section 6 at 7, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nililinang ito ay dapat pagyabungin pa sa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay magsisilbing pantulong sa mga wikang panturo doon. Definisyon ng Filipino mula sa Komisyon sa Wikang Filipino, Agosto 5, 2013, ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon, sa pagbigkas at sa pagsulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan. Sapagkat isang wikang buhay, mabilis itong pinauunlad ng araw-araw at iba't ibang uri ng paggamit sa iba't ibang pook at sitwasyon at nililinang sa iba't ibang antas ng saliksik at talakayang akademiko. Ngunit sa paraang maugnayin at mapagtampok sa mga lahok na nagtataglay ng mga malikhaing katangian at kailangang karunungan mula sa mga katutubong wika ng bansa. Mula sa Dex Order bilang 52, Series of 1987, ito ay ang implementasyon ng edukasyong bilingual sa bansa. Memorandum Circular bilang 59 na nag-aatas ng pagsasama sa mga kurikulum ng 9 na unit ng Filipino sa mga kolehiyo at pamantasan. Proklamasyon bilang 1041, ito ay ang pagbabago ng pagdiriwang ng linggo ng wika sa buwan ng wika